guys. So napansin nyo guys, no, dito ko siya inumpisahan, no, instead na dito, which is normally, no, pangkaraniwan ay dito natin laging inuumpisahan, dito sa diretso na to, no, and then ilalapat natin siya dito, no. Ang tendency is tinutulak natin lahat papunta doon palabas yung carbon, no, doon natin dinadala lahat ng gusot. So that's why yun nga, ang lahat ng stress ng sticker natin ay napupunta sa corner na to, which is bad, no, which is hindi dapat ganun, kasi andito yung pinaka stress part. So kapag ka na-install na yan, ang tendency pag nidikit na ng ice siya, no, maaaring ganyan ay okay pa siya, pero kinabukasan, dahil sobrang stress, sobrang luto, sobrang hatak, may tendency na mag-shrink ulit at babalik yung ating carbon sticker, no. So nakita nyo ngayon, iniba ko naman yung pag-umpisa niya. Dito ko siya inuna sa part na to. So kita nyo kagad guys, na ano, humakab kagad siya, di ba? So konting mga linis-linis na lang, no, di ba? Ang lahat ng stress ay napunta rito sa may part na to, sa diretso na to, which is good naman kasi wala na masyadong mga kurbada dito sa part na to, so diretsuhan na lang yan, no. So ayan, tingnan nyo, di ba, hakab na yung sticker natin doon, no. So konting linis na lang, so mamaya makikita natin yan, no, at makikita natin yung finish nya pag install natin, no, at kinabukasan babalikan natin para i-check kung ano yung magiging resulta. So as for now, tuloy muna natin itong ginagawa natin. Walang masyadong mga crumpled na sticker sa part na to. Ayan, diba? Walang masyadong stress. So good indication yan na magiging maganda yung outcome ng pagdidikit natin na to, ng carbon 5D sticker. Ayan, okay. Yan, may mga mangilang-ilang bubbles, no, pero may paraan naman tayo para mawala yan mamaya. So huwag muna tayo mag-focus dyan, itutuloy lang natin to. Pansin nyo, di ba? Wala siya. Kusang humakab yung ating carbon sticker dun sa kurba, no? Dahil sa ginawa natin nung umpisa pa lang. Okay? So, yan. Yun, no? Nung ininitan ko siya, no? Nung ininitan natin siya, ay kusang lumapat yung ating sticker. Ayan, nawala yung kulubot. Normally kasi pagka sa mga part na to, kapag ininitan mo siya, hindi siya magi-straight, magshi-shrink siya, magkukulo-kulubot siya, no. Pero dito,
sa ginawa natin ay kabaliktaran, no? Lumapat siya, umunat. Ayan. So maganda, no? Maganda yung ating ginawa sa kanya. Ayan. So maganda rito, guys, no? Kahit hit ganin natin siya, ay wala kang makikitang mga kumukulubot. Ayan. Ayan, pansin nyo mga edges nya. Ayan, walang kulubot. Kahit na hinitigan na natin siya. Linis, guys. Walang duktong, okay? Wala tayong duktong na ginawa. So, nakakatuwa kasi nakuha natin siya ng buo sa part na to. Nang walang kulukulubot. Yan, okay? Tingnan natin, ha. Ayan, may mga angat niya sa gilid, yung edges niya. Ayan, tingnan natin kung ano mangyari pag hinitigan natin siya, ha. Tingnan natin. Okay, ayun, no. Pusa siyang yumakap, no, dun sa pusa siyang yumakap dun sa pinaka fairings niya. Ayan, ba? Ayan, wala siyang angat.
Tingati ko